Sa ngayon po, naka-10 meters po tayo ng boring. At sinisiguro po natin na lahat po ng ating ginagawa dito ay naayon sa standards po ng DNR at safe po yung ating paggawa. Dito sa Teresa sa lalawigan ng Rizal, ang dulo ng tunnel na bahagi ng kaliwadang project ng pamahalaan. Ayon sa project manager ng MWSS na si Engineer Ryan Aison, nasa 600 million liters of water per day ang kayang isupply nitong kaliwadam at nasa 3 milyong pamilya ang makikinabang. Ang tunnel na ito na bahagi ng kaliwadam project ay may lalim ng 30 meters hanggang 600 meters. Ang haba nito ay nasa 22 kilometro mula dito sa Teresa Rizal hanggang sa Infanta Quezon. Kasama rin sa mga bayan na dadaanan ay ang Baras, Morong, Tanay at Santa Maria sa Laguna. Sa Infanta Quezon ilalagay ang pinakadam. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, hindi mararamdaman ng mga nakatira sa itaas ng bundok ang gagawin nilang tunnel. Nakadisenyo nila ito para hindi masira kahit mangyari man ang The Big One na posibleng manggaling sa West Valley Fault. Kumpleto rin nila sa kailangang dokumento ang proyekto bago ito inumpisahang gawin, kasama na ang Environmental Compliance Certificate. Ang nasa 46 na pamilyang maapektuhan ng pagtatayo ng dam ay bibigyan nila ng malilipatan at tulong pangkabuhayan. Mahabang proseso po ito, inabot po tayo ng 7 years doon po sa pakikipag-usap at pakikipag-talakayan po dito sa mga maapektuhan ng proyekto, lalong-lalo na po yung ating mga katutubo. Sa kabuuan ng tinatawag nating pre-prior and informed consent o yung proseso ng pagkuha ng kanilang pagpayag sa proyekto, maraming beses natin na naibigay yung mga karapat-dapat na impormasyon bago makapag-desisyon ng mga katutubo. Matatapos ang konstruksyon ng proyekto sa 2026 at inaasahang mapapakinabangan na ito sa 2027. Ito ay isang official development assistance loan ng Pilipinas sa China na nagkakahalaga ng 12 billion pesos. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.